Magandang araw po sa inyo lahat, guys. Rinel Banda to ng Buhay sa Cruise Ship. Meron po tayong bisita ngayon, no, guys. New hire. Hindi lang new hire, kundi first time talagang magbabarko. So, nandito na siya sa Royal Caribbean bilang galley utility. Pinapakilala ko po si Harry Tan. Magandang umaga po. Dito po kami ni Sir Rinel Banda sa Allure of the Seas. Nagbabaka sakaling umaman pagdating ng Pinas. So ito, sabihin na lang natin na isa ito sa ating source of income, yung makapagtrabaho tayo dito sa barko. Hmm. Di ba? Saan ka ba nagtatrabaho dati, Harry? Sa 5-star hotel po, sa Pasay, sa Sofitel po. Oh, wow! Napakagandang experience, working experience yan. Kaya siguro nakapasok ka rin dito, opo, no, sa Allure of the Seas, sa Royal Caribbean as a first-timer. And pag-uusapan natin, guys, no, yung mga top 3 questions, actually tatlong questions lang yung tinanong kay Harry, no? Opo. Dun, during that interview. And yun yung tatalakayin natin ngayon para sa mga aspiring seafarers na mga gustong mag-apply dito sa Royal Caribbean. Alright, Harry, simulan natin siguro yung unang tanong sa'yo. Ano ba yung unang tanong sa'yo? 3 bucket system, sir. Okay, sige nga, pakisabi sa kanila kung ano yung sagot mo. So, what are the 3 bucket system? West, rinse, and sanitizer. Mm-hmm. And tanong din sa akin kung bakit kailangan ng 3 bucket system. Okay, why do we need 3 bucket system? To avoid cross contamination. Mm-hmm. Yun lang, sir. And so, yun lang ang... yung sa unang, yung first question sa akin, sir. Yun ang sinagot. Okay. So, yun lang. Napakasimple lang, guys. Okay. Tatanungin kayo. Expect nyo na po ang 3 bucket system. Dapat alam nyo na yan. And also, dito sa pagka napapadaong dito sa barko, yung barko sa US, kailangan talaga ng USPH, no? Yung paglilinisan. Yan. So, kinakailangan natin gamitin yung 3 bucket system. Alright, first question yon. And second question, ano yung tinanong naman sa'yo? Yung duties and responsibilities, sir. Of galley. Okay, so anong sinagot mo naman? To maintain the cleanliness of the area. To cleaning the machine of conveyor, glassware, and tatwares. Ah, okay. Yun lang sinagot ko, sir. Simple lang yan, guys. Kahit English carabao, sir. Ayun, alam mo naman, Harry, marami pa rin nagtatanong sa atin, mga aspirant, nakikita ko doon sa mga comment section. Sir Rinel, pwede ba yung hindi ganong marunong mag-English? Well, sabi ko nga sa inyo, kahit siguro English carabao tayo, may maganda naman tayong, ibig sabihin, mas magaling tayo. Oh. No, sa pagtatrabaho. Kesa doon sa, hindi ko naman sa inaano yung mga ibang lahi, pero talagang nakikita ko, pagka nasa barko, talagang ang pagtatrabaho ng Pinoy ay talagang kakaiba. No? So, one of the skills. So, yung English, siguro, yun nga, kailangan mo rin pag-practisan. Depende siguro rin sa trabaho yan. Diba? Siguro, ang pagiging fluent sa English, maaring kailangan fluent ka sa English pag nagtatrabaho ka as a receptionist. No? Diba? So, ganun. Pero, sabi ko nga sa inyo, ikaw ba, nagpa-practice ka ba? Opo, magpa-practice. Nagpa-practice ka rin. Siyempre po. Sa salamin. Oo. Kung nari ini-interview ka. Tapos meron kang Nag-English po ako. Nagpa-practice ako ng English sa mga Indiano. Indian or Indonesian. Parehas lang kami. Balikat lang kami. Kaya, laban ako doon. Ayan, guys. Ayun, so second question. Ito naman yung third question. Ano naman yung tinanong sa'yo during ng interview nun? Yung chemical handling, sir. Okay. So, ano sinabi mo yung, about chemical handling? Yung don't pull the container to the... wala ko, sir. Sige, okay lang. Sige. Anong... Don't label a container. Don't put another chemical to another container without label. Okay. Without label. Okay. So, yun ang sinagot mo ng time na yun. So, medyo nauutal-utal ka rin ba ng time na interview? Kinakabahan ka ba ng time na yun? Sobra, sir. Sobra. Inaamin ko. Pero nilalabanan ko, sir. Nilalabanan. Nilalabanan ko. And, nung time na ini-interview ka, via personal ba ito or via Skype? Skype, sir. Okay. So, ano naman yung appearance mo ng time na yun? Naka, ano ko, sir?
polo shirt lang. Polo shirt, formal. Formal pero bagong gupit sir ako, siyempre. Bagong ahit. Basta maganda yung nasa ano, ng camera mo. Sa camera. Pero yung interviewer, nakikita mo ba? Hindi po, sir. Ah, hindi. Ako nakita niya. Ikaw nakikita lang. Well, halos parehas naman tayo. Ako rin, guys, ay via Skype interview, no? And yun nga, alam mo ba, Harry, no, nung nag-Skype interview ako, ang suot ko noon, formal talaga. Naka-pantalon pa rin talaga ako. Oh, at hindi lang yun, naka-sapatos pa. At saka naka-shine pa yung sapatos ko. Hindi, inaano ko kasi yung feeling na talagang nandun ako dun sa kwarto na ini-interview ako para talagang mas confident ka. Di ba? Mas feel na feel mo na ini-interview ka ng employer kahit na nandun ka sa Skype interview lang. So ayan guys, no? Nalaman na natin yung tatlong katanungan sa kanya, no? Duties and responsibilities of a galley utility, what are the three bucket system, and what ano yung isa, yung chemical handling, sir. About the chemical handling. So dapat may mga alam kayo diyan. So nare-recall mo pa rin ba ngayon kung ano ba yung sinagot mo doon sa chemical handling? Hindi ko na masyadong matandaan, sir. Yung basta sa Tagalog, sa umpisa sa Tagalog, sir, yung wag mong pagsalin-salinin, sir, yung mga liquid na chemical. Don't mix. No, mix the chemicals. Yes. And tapos, separate mo lang yung chemical. Tsaka, may pipo tayo, first in, first out. Yung pipo, yung tinatawag first in and first out. Yun yung sinagot ko doon, sir, And then after nung interview sa iyo, ano, kinakabahan ka ba o na-relax ka na? Tapos sinintay mo na lang na matawagan ka para mabigyan ng offer or letter of intent. Medyo na-excite ako nung pagkatapos ng interview, sir, na nagdadasal ako, medyo kinakabahan. Nagdasal ako. Unang-una, yan talaga sir ang inaano ko, dasal talaga. Tapos after 2 weeks naman nabigyan ako ng offer letter, sir. Nag-email sa akin. And then dire-diretso. Dire-diretso na. Tapos may LOE na rin, mga after 1 week, binigyan ako ng LOE. So yun guys, trust the process. Ganun lang ang una, pagka nag-a-apply kayo dito sa Royal Caribbean, ang unang may bibigay sa inyo, syempre, pagka nag-apply kayo, nag-C-Track kayo, no? Nag-apply kayo sa rclctrack.com at gumawa kayo ng inyong sariling account, no? Magsasubmit lang kayo ng resume doon, tapos mag-aantay tayo ng tawag. Pagka may tawag na tayo o may email na tayo, bibigyan tayo ng interview, then after that offer letter, and then LOE, then start nyo yung process doon sa C-Track. Susundan nyo lang kung ano yung mga requirements ang dapat kompletuhin, and then yun, katulad ni Harry, nandito na siya sa Allure of the Seas. Nakachamba, sir. Hindi chamba yon, talaga na pinagpapala ka. Salamat po. Dahil patagal mo na rin pinaghirapan yan. Sabi ko nga sa inyo, ang working experience, napakahalaga niyan. So nakita nyo, nagaling po siya sa 5-star hotel dito sa Sofitel. Banggitin mo lang, Harry, meron bang agency dyan sa Sofitel kaya ka nakapasok dyan? Meron po, sir. Meron. So meron. Yun ang in-applyan mo? Opo, yun po. Ilan taon ka doon? 4 taon po, sir. 4 years siya. Sabi ko sa inyo, guys, solid experience. 5-star hotel, makakapasok ka, katulad ni Harry. Well guys, maraming salamat po sa inyo lahat at hope na may natutunan po kayo ulit dito sa ating episode for today. And maraming salamat, Harry. Opo. At makikita ulit tayo, bibisitahin kita dun sa iyong istasyon. Opo. At pakita mo sa akin kung ano yung mga ginagawa. Opo, sige po. Okay? Opo. Meron kang huling mensahe para sa ating aspiring seafarers na gusto rin magparko. Meron naman po, sir. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. Apply lang po lang apply hanggat may agency na tayong ma-apply. Lalo na ngayon, nagbabalik na yung barko natin. Ang daming cruise industry natin. Saka huwag yung kalimutang magpasalamat kay Lord. Yan ang kahit mag-fail tayo sa isang agency, huwag tayong mawala ng pag-asa. Well guys, maraming salamat ulit. And Harry, maraming salamat ulit sa iyo. At nagkasama tayo dito. Pero kilala mo na ba tayo? Kilala mo na ako o yung grupo? Kilala. So nakatulong ba ang ating group and page? Napakalaki pong tulong itong Buhay sa Cruise Ship. Lalo nung time na nag-apply ako dito, kumukuha ng tips sa inyo, sir. Ah, ganoon. Okay.
Hindi ko alam yan. Mm. Pero it's nice to know na nakakatulong yung ating programa para sa ating mga aspiring seafarers. Yan. Huwag kalimutan guys, meron tayong ulit libreng training. Okay, magbibigay tayo ng libreng training ulit. Okay? Abangan nyo lang po yan. No? Mula po yan sa Far East and Compass Training Center. Mm-hmm. So, yan yung yan ang ating mga tumutulong sa buhay sa cruise ship. And then, ako po ay personal din na namimili. Okay? Pagka napili ko po kayo, diretso, automatic yun. No? Ay nga pala, sir. Mm. Pwede ba ako magbigay sa kanila 20% na yung sakaling... Oo naman. Hindi nga, sir. Bilang pasasalamat sa buhay sa cruise ship, bibigay ako 20%. Ayan. Ayan na, guys. Ha? Magbibigay daw si Harry mula sa kanyang puso para sa inyo. Bibigyan kayo ng 20% dun sa training. Maraming salamat ulit, guys. Rinald Banda, buhay sa cruise ship. Mabuhay po kayo lahat. Oo, sir. Dapat, bye-bye. Bye-bye po.